magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach. Nandito na naman tayo para magbasa ng mga sign ng kasamahan natin kung saan pinasa nila sa akin. At maswerte ang grupo na ito na mabibigyan natin ng assessment reading base dito sa sign sa area nila. Kung mapapansin natin, klarong-klaro talaga mga ka-teach. Kaya pinamagatan ko itong Japanese Treasure, the Eggstone Landmark Sign, Assessment 204. Ito ang pamagat sa content na ito. Ngayon, umpisa na natin sir, lalo na sa may-ari ng sign na ito, makinig kang maigi dahil para sa iyo ito. Napakagandang iniwang landmark mga ka-teach. Kung ito man ay ginawang palatandaan ng mga sundalong Hapon noong World War II. Kaya ang assessment reading ko dito sir, sa side mo na ito, hanapin mo ang nag-iisang lumang punong kahoy malapit dito sa batong ito. Dito man nakapwisto or doon sa kabilang side o dito sa kabilang side. Kung hindi, diyan sa kabilang side. Pero ang maganda mo rin gawin dito, gumamit ka ng kumpas dito sa ibabaw. Diyan, lagyan mo ng kumpas diyan. Pag natumbok mo na kung saan party ang palagay natin ang east nandito, sulat talaga natin west, north, at saka south. Halimbawa lang, kung ang lumang punong kahoy nandyan banda sa pagitan ng south at saka east, southeast, matubig na area yan. Pero kung dito banda yan sa northeast, dry area yan. Kaya nandito ang ginawa kong illustration para masundan mo talaga. Ayan. Halimbawa lang, nandito ang east, west, south dito, at saka north dito banda. Tama ba yan? Okay, palagay na natin. Kung tumbok talaga ang batong ito sa nag-iisang kahoy, hindi man ito lalayo ng 30 meters papunta dyan. Nasa mga pagitan lang yan ng 20 to 30 meters. At kung may matamaang kang kahoy papunta sa area na yan, ibig sabihin sir, dito ka mismo magbiring sa lumang punong kahoy. Dahil ang batong ito, balikan natin, nangangahulugan ito ng itlog ng ibon. Suma di total, pag nag-iwan sila ng ganitong mga landmark mga ka-teach na itlog ng ibon at ginaya nila ang hugis o kawangis, ang bounce nito mga ka-teach, parang talon bounce, parang bula na tumalbog, automatic sa lumang punong kahoy kung saan malapit sa kanya. Tulad ng sinabi ko, papunta dito or doon sa kabila, or doon sa kabila, hanapin mo ang lumang punong kahoy dyan sa area mo na yan. Hindi lalayo yan ng 30 meters. Kasi kung mayroon man, doon ka magbiring sa punong kahoy na ito. Kung mayroon, halimbawa ito, papunta sa exact digging spot kung saan ka maghukay. Pero pag mga ganito na, natamaan mo ng or nakita mo ang punong kahoy, hindi na magkalayo dyan mga ka-teach, or hindi na magkalayo sir, tumbukin mo agad ang 13 degree or dito ka sa 330 degree northwest at saka northeast. Itong side nito, yan ang tumbukin mo na yan. Hindi magkalayo yan ang nasa 3 lang ata to eh, 3 meters or
7 meters, malayo ng 7 meters ito mga katid sa mismong puno. Nandyan talaga ang exact location ng sinasabi niyang target. Pero ang target mo na ito sir, sigurado ako. Dahil gumamit sila ng hugis oblong, parang itlog. Sigurado ako may chamber sa ilalim na naghihintay sa iyo pag matamaan mo yan. Malapit lang sa puno na yan. Kumbaga ginamit lang nilang bearing line ang puno na yan at dinagdagan dito sa batong ito para yun ang maging platandaan nila. Alam nila mga katiits, pagdating sa panahon na yon, mawawala, nawawala talaga ang punong kahoy. Subalit, may susuporta pang bato at ito na yon. Ayan. Kasi ang lubang punong kahoy mga katiits, kahit ano ba yung katagalan, kung ano ba yan katagal, nawawala at nawawala talaga yan, namamatay. Pero ang batong ito, hindi nawawala yan, nandyan lang yan. Kaya ang tinutukoy sa batong itlog na ito ay ang lumang punong kahoy na malapit sa kanya. Yan ang assessment trading ko dyan sir. Napakagandang sign ito. Pero kung may tatak ito na deposit sa gilid, pwede rin. Try nyo yung biakin. Pero pag walang tatak yan sa gilid niya, ibig sabihin walang laman ang batong ito. Yan ang assessment trading ko dyan. At dito tayo sa pakabila. Kung mapapansin natin mga katiits, sumusuporta din ito sa sign na yon. Dahil dito sa X niya. Ayan, ang laking X. I-plus mo pa ang parang rainbow dito sa ibabaw na kaguhito. Ang ibig sabihin sa sign na ito sir, or markang ito, nangangahulugan rin ito ng lumang punong kahoy. Kung hindi ako magkamali, hindi magkalayo ang sign na ito dito sa batong ito. Kasi isa lang ang area na, ay isa lang yung sinasabi nilang palatandaan. Ito, lumang kahoy, ang bearing line, at ito din, tinutukoy niya ang lumang kahoy din. Base sa sign mo na yan. Itong sign na ito. Ayan. Plus rainbow sa taas. Yan ang assessment trading ko dyan sa sign mo na yan. Hanapin mo ang mga lumang kahoy dyan. Malapit dito sa sign na ito. Lalo na doon sa bilog na bato. At dito tayo sa kabila. Kung mapapansin natin, may butas nakatingin sa taas at may biak dito. Daanan ito ng tunnel sir pag ganito. Kasi kung wala siyang biak, ito lang, litaw ang daanan nasa taas. Pero sinuportahan siya ng guhit or gatla. Nako, tunnel yan. Ibig sabihin may tunnel pala sa area mo na yan dahil nagpapahiwatig na ito ang sign na ito na daanan daw ng tunnel sa ilalim. Ang makapagtukoy nito itong hugis ng batong itong pinag-ingriban niya eh. Ayan yung malaking bato na ito. Hindi lang natin alam na or hindi ko lang alam anong hugis ba yan. Baka hugis bayawak ba yan. Yung mga tipong supporting ng or nagsusuporta ng tunnel na mga marka or mga hugis na bato. Ito yun. Okay. Mapapansin natin mga ka-TH, may isa pang ano dito. Daanan. May guhit dito. Nako, tagos yata yung ano dito sir. Biak sa gatla. Ayan o. Punta dyan. Pagdating dyan, bilog. Dito na naman. Another bilog na naman. Balit, saan kayang entrada nito? At may bilog doon sa taadaanan talaga ito ng tunnel, sir. Duda ko ito yung dulo niya. Ayan. Kung saan, nasa cave ito eh, sa ilalim. Yan ang assessment trading ko dito.
Hindi kasi natin alam kung anong hugis ang batong ito, eh. Sobrang laki niyan. At saka yung lodlock position niyan. Pero kung pagbabasihan lang natin ang sign na ito, daanan ang tinutukoy nito papunta doon sa ilalim. Ilalim ito, sir. Underground layout niya. Ang plastada niya sa ilalim. At ito ang chamber na sinasabi niya. Padrip pala ito, eh. Lodlock position. Medyo flat ang pagka-engrave niya. Ayan. Nakadrip lang style ito sa buy down pagdating sa ilalim. Baliktad pala. Ayan. Sabay padukot na pa down sa ilalim. Kung saan may laman siguro yan. Yung sinasabi niyang butas or cave sa ilalim. Dulo na ito ng sinasabi niyang daanan ng tunnel. Oh. Ayan yung daanan, oh, tagos doon. Yan ang assessment trading ko dyan. Subalit, medyo malakihan ang kailangang pundo pa ganito mga plastada, mga katits. At hindi ito nagtatapos sa ganitong reading na ginagawa ko kasi partial lang ito. Hindi talaga tulad sa actual na makalkula mo at masusukat mo at makikita mo rin ang ibang mga supporting signs sa paligid base sa mga plastada ng area, load na position at ibang mga sign na sumusuporta sa layout tunnel na ito. Ipalagay na lang natin underground layout niya. Yan ang assessment reading ko dyan sa sign na yan. Iba yata ito, eh. Ay, iba nga. Pagkaiba, malayo iyon, malayo itong butas na ito. Medyo malayo. At dito naman sa kabila, malapit-lapit. Iba ito. May butas tago sa ilalim, oh. Kung may mga metal detector kayo dyan, sir, subukan ninyo i-detect ang ilalim na ito. Pwede nitong butasin, sir. Kung malaki ang butas na yan sa ilalim, makapasok ang tao dito. I-try ninyo. Pero kung ito ang pagbabasihan natin, nabiak na kasi ito, eh. Butas ang sinasabi nito, eh. Tapos sinuportahan dito sa side na ito. Hindi ko lang alam kung dating may takip yan dahil binasag na. Palagay natin may takip ito. May takip yan, yung dalawang yan. Ngayon, dahil binasag, nabutas. At ang butas sa ilalim, malaki, makapasok ang tao. Nako, itry mo, sir. Kasi kung papansinin natin, nasa malaking bato yan. Sobrang laking bato yan. Tapos sinuportahan sa dito ng butas. Buhusan mo ito ng tubig, sir. Itong butas na ito, kung saan tatakbo, kung tatakbo man ang tubig dito, papunta diyan sa mismong butas na yan. Nako, pwede ninyong wangwangin ito, sir. Tanggalin ninyo lahat yan. Ngayon, pag natanggal na yan, nabutas na yan at kayang makapasok ang tao, dalhan ninyo na ang metal detector ninyo. Baka may laman yan na giveaway. Yan ang assessment trading ko dito. Sa sign mo na ito, pwede. Pwede ito na may giveaway sa loob pag malaki ito. Yung tipong makapasok ang bata, pwede na. Ayan. Pero kailangan rin may gamit. Kasi kung ibase lang natin sa mga sign reading, mas maganda talaga rin may gamit, mga katiits. Dagdag rin talaga yon. Kasi pag butas ninyo, makapwisto na ang tao sa ilalim, makapasok na, i-detect ninyo kung may mga sinalpak man sa gilid ng batong ito, may sinalpak din sa loob or banda doon sa loob niya na mga kahit mga isang bara o dalawang bara, makukuha agad yan dahil tutunog at tutunog ang mga metal detector, lalo na style chamber na ito sa ilalim, yung parang ganyan, oh. Yan, at dito kayo nagbuta sa taas. Dito ninyo binutas. Nako. Detect agad sa side. Mga dingding. Kabilang dingding. Dito sa kanto. Or sa ilalim man. Pagtutunog ang mga metal detector niyan. Nako. Sigurado na. Huwag nyo nang kalimutan si Code Reader. Dito sa kabilang side.
Yan ang assessment trading ko dyan. Ang problema lang kung wala kayong metal detector. Dito tayo sa kabila. Ayan siya mga katiits. Kung mapapansin natin, klaro-klaro talaga At nasa malaking bato. Napakalaking bato niyan. Pwede. Baka malaki ang ilalim nito. Abot dyan. Kuwita natin. Abot dyan sa area na yan. Ay makapasok talaga ang tao niyan. Kahit umabot man niya ng 4.5 feet pa ilalim. Or kahit 3 feet, simi-chimber. Pwede na yan. Malaki pala ang loob nito. Detect niyo na agad ang mga kantuhan side by side. Kung may metal detector kayo. Okay, dito tayo sa kabila. Baka dito yan nakapwesto, sir. Hindi lang nakuha ng top view, ay side view. Kung dito nakapwesto yan, nako, pwede, may laman. Mapapansin pa natin mga ka-TH. May heart pa dito, oh. Ayan, oh. Klarong-klaro yung heart. Ayan, oh. Kung dito nakapwesto, pwede, sir. Basagin ninyo ang area na ito. Yan, basagin ninyo yan. Wangwangin ninyo. Pag makapasok na ang tao dyan, i-detect ninyo sa mga metal detector ninyo. Ganun lang kasimple yan. At hindi magastos yan dahil konti lang ang pagbasag nyan. Kung butas ito sa ilalim, madali lang basagin yan mga ka-TH. Dito tayo sa kabila. Ito naman ay nako, tas buhit dyan. Base sa sign na ito, kung mapapansin natin, dyan, baka dyan. Nako, pwede itong intersection ng mga tunnel sa ilalim. Pwede na itong ipasok natin sa layout niya. Pag ganitong mga sign, linya ng daanan ng tunnel, kung saan makikita ito sa ilalim. Pero ganun pa man, huwag ninyong banatan ito, sir. Dito kayo mag-focus. Kasi kung suswertein kayo dyan, nako, pwede na. At dito sa kabila, yung sinasabi kong lumang punong kahoy, na yun ang hahanapin ninyo, kung saan yun ang nag-iisang malapit sa batong ito. Hindi lalayo yan ng 30 meters. Meron at meron talaga ang target dyan sa area mo na yan. At dito tayo sa kabila. Okay, tapos na pala tayo mga ka-TH. Ulitin ko ulit. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga ka-TH.